Magpapasintabi lang po, 135 residente sa isang barangay sa Lapu-Lapu City, Cebu ang tinamaan ng diarrhea. Mga deep well, nagpositibo sa fecal coliform ayon sa City Health Office. Ang detalye sa ulat ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Isa ang 52 anyos na si Cecil Abanto sa naospital matapos makaranas ng pagsusuka at diarrhea sa loob ng 6 na araw. Ayon sa kanya, unang nakaranas ng mga sintomas ang dalawa niyang apo at sinunda naman ng kanyang anak. Base sa kanyang medical certificate, acute infectious diarrhea with moderate dehydration, electrolyte imbalance, hypokalemia ang kanyang naranasan. Isa lang si Abanto sa 135 na residente sa isang urban poor community sa barangay Basak, Lapu-Lapu City na tinamaan ng diarrhea. Ayon sa presidente ng Urban Poor, huling linggo noong Agosto nang magsimula ang kaso ng diarrhea sa kanilang lugar. Kuan ba nga ang uban, wala lang sad kay basigla, kuan lang ba? Niya kay nakadaghan naman, nakadaghan. So mauto na alarma mi ana nga nganong nahitabo ni siya. Ayon sa health center, nalaman lang nila na may mga kaso ng diarrhea nitong September 1 nang isa sa mga residente ang nagpakonsulta sa center. Wala sad sila ning ari mo dito general sad minakaibaw sa area mo mga niadto sila sa ospital. Ang uban wala sad nagpa-check up pod. Matapos malaman ang mga kaso ng diarrhea, agad na kumuha ng water sample ang mga kawani ng barangay at city health office sa 2 deep wells sa lugar. Agad din na nilagyan ng chlorine ang mga nasabing water sources at namigay ng gabot sa mga residente. At batay sa inisyal na resulta, ipinalam ng Lapu-Lapu City Health Officer na nagpositibo sa E. coli ang nasabing mga water sources. Ang tubig, positive sa fecal coliform, like contamination sa hugaw sa tao or hugaw sa hayop. Dahil hindi pa pwedeng magamit ang tubig mula sa water sources sa lugar, ang LGU muna ang nagsusupply ng tubig sa mga apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.